ang puso ang una nating ituin. Dalisayin natin ang ating mga puso mula sa lahat ng sakit ng puso. Inggit, puot, galit, kiber, at iba pang sakit. Kay sarap ng buhay ng isang taong walang kaaway. Kay sarap ng buhay ng isang taong walang kinainggitan, kinamumuhihan. Kay sarap ng buhay ng taong wala siyang hidwaan. Kay sarap ng buhay ng taong wala siyang pinutol na ugnayan sa kanyang mga kamag-anakan. Isa sa suliranin sa panahon ngayon ay karamihan sa atin ay pinuputol niyang ugnayan, connection niya sa kanyang mga kamag-anakan. Pinutol niya ang ugnayan niya, tinalikuran niya ang kanyang mga kamag-anakan dahil lamang sa maliit na bagay, dahil lamang sa makamundong bagay. Panganib ang ganitong kalagayan. Mabuti tayo sa ibang tao, subalit sa ating mismong kamag-anakan, tinalikuran natin ang ating tiyuhin, ang ating pinsan, ang ating tiyahin, mga kamag-anakan. Pinutol, ilang ba sa ngayon na mga kamag-anakan na hindi nag-uusap, hindi nagpapansinan, hindi nagtatawagan ng ilang taon? Napakapanganib, kapatid. Anong sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam? Hindi layahil, hindi pwede sa isang Muslim na talikuran niya ang kanyang kapatid, lalo na ang kanyang kamag-anakan. Siya ang lubos na kanyang pagtuunan ng oras, pagtuunan ng pabuting pakikitungo. Hindi maari sa isang Muslim na talikuran niya ang kanyang kapatid ng 3 araw. Sinumang talikuran niya ang kapatid, mamatay, bubanaw sa ganitong kalagayan, siya ay impyernong apoy, sabi ng mahal na propeta. Impyernong apoy. Tinatalikuran mo ang iyong kapatid. Ano pang sinabi ng mahal na propeta? Sa bawat Lunes at Huwebes ay tinataas ang ating mga gawain. Maliban, sabi ni Allah, maliban sa dalawang magkapatid na nagkaroon ng hidwaan, isang tabi niyo muna ang kanilang mga gawain hanggang sila ay magkaayos. Hanggang sa kanila magkaayos. Ang pinakamabuti sa nagkakaroon ng hidwaan, sabi ng mahal na propeta, ay ang bumababati ng salam bilang pakikipag-ayos sa kanyang kapatid.